You're now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Hindi lingid sa marami na until now ay hindi pa rin natatapos ang pagrarad sa social media ng kolumnista na si Lolit Solis. Pero mukhang umabot na nga sa sukdulan ang kolumnista. Ito'y matapos nga na pati ang Korea or ang Startup Korea ay gawa nito ng issue dahil lang sa issue niya kay Bea Alonzo. Pero ito ang eksaktong sinasabi natin. Mula sa Instagram post ni Manay Lolit Solis, narito ang naging rant niya kamakailan lamang kay Bea Alonzo. Aniya, tawang-tawa ako, salve. Sa reaksyon, mukhang tita daw ni Alden Richards si Bea Alonzo. Nag-react daw ang Korea, bakit mukhang matanda? Tita ni Bea, susi ang kinuha ng Pinas para sa startup. Ano ba yan? Talaga bang labas na wrinkles ni Bea at kahit anong gawin makeup talagang kita ng mukha siyang matandang tita? Grabe namang hindi matakpan ng makeup at styling ng glam team niya ang edad ni Bea. Ang mahal ng bayad sa mga ito. Pero hirap pa rin ayusin ang edad. At sobra naman yung balita na kailangang magmukhang matanda si Alden Richards para pantay tignan ang edad nila Bea Alonzo na mukhang tita talaga. Hay nako, talagang nakakaalis ilusyon ang nagaganap na discovery ngayon kay Bea Alonzo. Yung mukha siyang matanda, maraming wrinkles, laylay mga bilbil, mukhang lo siyang nalaos na star, at marami pa after iwanan siya ni Gerald Anderson para sa mas bata at magandang Julia Barreto. Dapat talaga nagkaroon agad ng saving releases para lumabas na bida si Bea after the breakup. Kailangan sa ganitong sitwasyon, merong team Bea Alonzo para sa backup ng image ni Bea. Hayun, nauna tuloy yung question, bakit iniwan? Hindi worth it. Image building sana ang inasikaso kesa consulting a lawyer. Simple management issue ng isang publicist. Wrong move, Salve at Georgie, no amount of meet and greet kung wala. Tala mula sa naman sa artikulo ng Fashion Police, narito, GMA Entertainment Executive belies claim of Lolit Solis that Startup Korea producer reacted to Bea Alonzo. Ang lahat ng sinabi ni Lolit Solis ay pawang walang katotohanan. Narito ang sinabi ng GMA. GMA Entertainment Group Executive denies claim of Lolit Solis that Korean producers of Startup reacted to Bea Alonzo's appearance for her role in the Pinoy adaptation. GMA's Vice President for Drama Production Cheryl Shing Si said, "It is not true. The Korean producers of Startup did not react to Bea Alonzo's look or appearance in her role. Bea, in fact, was approved by the Korean producers. Should there be further insinuations pertaining to this matter, we wish to clarify that these are not true. Ang naging reaksyon ng mga netizen, narito ang kanilang naging pahayag. Say ng anonymous commentator na ito, kasuhan nyo na, GMA7, parang gustong-gusto nilang binabasto si Bea. Ano to, paawa, promo? Say naman ang isa, ano ba yan, paanong matatakot? Kakapanirayang si Lolit kung hindi siya sinasampahan ng kaso. Ang isa ay sinabing kung nasa kapamilya pa siya, gagawin ng kapamilya yan, ibang mag-alaga ang ABS-CBN pag natatakpan ang alaga nila. Kaso, nasa GMA siya, ewan ko kung anong gagawin ng GMA, lol. Ang isa ay sinabing baka naaawa sila kay Lolit dahil nga may sakit na nga kaya pinababayaan na lang nila. Ilang netizen naman ang nagsabi na hindi raw totoo na magaling mag-alaga ang ABS-CBN dahil nung time na nagkaroon nga ng breakup sila Bea Alonzo or ghosting itong si Gerald Anderson ay mas binigyan pa ng project itong si Gerald Anderson. Well, parang sinakyan nga yung nasabing issue. Samantala, ang ilan ay sinasuggest nga na kay Bea Alonzo na raw kung paano gagawa na ng anumang hakbang ang ginagawang paninira sa kanya nitong si Manay Lolit Solis. Samantala, ang ilan naman ay sinabi na pwede nga daw kasuhan itong si Manay Lolit Solis, lalong-lalo na ng Korea, sapagkat pati ito ay dinamay niya sa kanyang issue kay Bea Alonzo. Well, posible nga daw talagang mangyari ito, kaya nga lamang dahil ito ay may sakit, parang kinahahabagan na lamang. Well, ano ang masasayin nyo dito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.